At ito na rin ang huling pagkakataon natin na meron pa tayong nalalabing isang tao na magmamalasakit para sa atin. Garantisado, hindi po ito suntok sa buwan. Ang pagpili mo kay Robredo, hindi po baka sakali sapagkat napatunayan na sa pamamagitan ng kanyang track record. Kaya sinasabi natin, bakit ka susugal? Di ba? Oh, eh kung matalo ka sa sugal eh, di ba? Hindi naman na mas lamang ang talo mo sa sugal. Eh dito na tayo, tumaya sa sigurado. Bakit ka tataya sa hindi mo sigurado kung mananalo ka? Hindi ba? Oh, hindi ba? Diba? Bakit mga nganib ang bansa? Sinabi na natin yan, maliban kay Lenny Robredo, wala nang pinagtitiwalaan ang ibang bansa na mamuhunan dito sa Pilipinas, kundi siya. Di ba mayroong mga naglabas na pag-aaral yung Numura, di ba? Matagal na yan, ha? Very credible yan, mga kaibigan. Meron pa yung European countries, mga kaibigan. Sinasabi nila na tanging ang may kakayahan na patakbuhin ang ekonomiya ng Pilipinas, eh walang iba kung hindi si Robredo. Unang-una, ekonomista siya. Hindi ba? At doon pa lang sa performance niya bilang Vice President, na ipamalas na niya ang pagpapatakbo ng pananalapi na kahit kakarampot ang budget na sinadyang huwag siyang bigyan ng pagkakataon. Ang ginawa pa nga eh, from day one, eh, walang ginawa kundi siraan, lapastanganin at bastusin siya. Di ba? Yun ang purpose nila. Sapagkat ang gusto nila ay magtagal sa pwesto. Dahil sa balak nilang magtagal sa pwesto, panganib itong si Robredo. Di ba? Sapagkat hindi mo pwedeng bayaran ang pagkatao nito. Hindi mo pwedeng kasabwatin sa katarantaduhan. Alam nila yon from day one. Kaya sinikap nila na siraan yan. At wag bigyan ng sapat na pondo kahit na nakikita nilang itong pondo ay siguradong mapupunta sa mga programa niya, mga kaibigan. Oh, katulad ng ginawa niya ngayon sa Office of the Vice President. Kitang-kita natin yan. Huwag tayo magbubulag-bulagan na kamukha ng mga troll. Hindi ba? Kitang-kita nating lahat yan. Wala ka nga maipintas kaya kung ano-anong imbento ginagawa eh. Di ba? Kung kapintasan, pati sa pagkatao, sino ba walang kapintasan? Di ba? Mga kaibigan. Eh yun nga si Gadong eh. May sayad na ulo, namimintas pa eh. Di ba? Oh, kumakasigaw, bobo! Eh pala siya pala yun. Tatakbo pala siya. Akalain mo eh, siraan niya yung survey. May plano pala siyang kumandidato. Andyan ba yun? Pakita mo nga yun. Ngayon eh, sa survey, nababayaran nila yan. O kaya sila mataas sa survey. Eto, nung hindi nila nababayaran ng survey, eto, ang sabi ni Gadong, Wala? Iba sinasabi niya nun eh, sa sinasabi niya ngayon eh. Tsaka gusto ko ngayong sabihin ni Attorney Katok Este Gadon, mga kaibigan, yung sinabi niya sa interview sa kanya ni Kara David. Yung maganda legs. Ang ganda ng legs doon, nakita ko yun eh. Mga kaibigan eh. O si Kara David. Tinanong siya, di ba, tungkol sa Muslim ang sinabi niya na pagpapapatayin niya raw yung mga kababayan nating Muslim sa Mindanao, dadalhin niya raw doon yung armed forces.
at pagpapapatayin niya. Tinanong siya, pati bata, babae, oh, lahat yan. Dapat ubusin ang lahi niyan. Mga kaibigan, galit sa, palagay ko, galit sa reliyon ng Muslim ito eh. Yan ang gusto kong ulitin niya ngayon, ha? Sa kanyang kampanya, dahil tumatakbo kang senador eh, di ba? Oh, para sa tikit pa ni Bongbong, palibasa yung paglipol sa mga kababayan natin Muslim, ginawa ni Marcos yun eh, nung araw eh. At pinagpatuloy ni ERAP yun eh, binalak pagpatuloy ni ERAP yun eh. Wala lang yata sumunod kay ERAP eh. Oh, mga kaibigan, di ba na ikwento na natin? Ngayon, di ba alin na yan? Mamaya na yan. Yun ang sinasabi ni Arcebishop Soc Villegas, pero kulang yun sa kanya. Yung panganib na sinasabi niya, panganib lang dito sa Pilipinas. Yun sa atin, sa konteksto ng pangkabuang relasyon natin sa iba't ibang bansa na sinira ni Digong nyo. Di ba sinira niya relasyon natin sa mga bansa, kung ano-ano pinagsasabi niya, pinagmumura niya, binaboy. Akala mo may atraso yung mga tao eh, kung pagsalitaan eh. At saka akala mo superpower, kung daig pa superpower kung magsalita eh. Mga kaibigan eh. Oh, bakit mga nganib? Inanalyze na natin ang simpleng-simple, mga kaibigan. Hindi na tayo kakausapin sapagkat lahat yung kandidato, malibang kay Vice President Lenny Robredo, ang kanilang pananaw ay kumiling sa China. Na yung pagkiling sa China, yan ang magsasapanganib, mga kaibigan, sa seguridad ng mga malalaking bansa at maliliit na bansa. Ha? Sapagkat ang pagkiling mo sa China ay katumbas, mga kaibigan, na sang-ayong ka sa mga pulisiya ng China na mawala yung freedom of navigation. Di ba? Yung pagdaan-daan ng mga barko dyan sa ating mga karagatan na naghahatid ng mga kalakal. Di ba? At hindi lamang yan kasi panganib, magiging panganib sa siguridad ng maraming bansa ang pagkiling sa China dahil itong Pilipinas ay nas itinuturing na strategic defense ng Estados Unidos. E sino ba ang Estados Unidos? Ang Estados Unidos ang siyang pinagkakatiwalaan at sa kanila idinidepende ng mga malalaki at maliliit na bansa ang seguridad ng kanilang mga bansa. Na kapag ka nawala ito, ha, mga kaibigan, at ito'y sinakop ng China dahil sa pagkiling nitong mga ito, pagpabor, ha, sa mga pulisiya ng China, ang mangyayari po, manganganib ang kanilang seguridad. Kaya ang gagawin nila ay kakalas na sila sa pakikipagrelasyon sa Pilipinas. Dahil panganib na kayo sa security, ituturing na tayong security threat. Hindi lang ang mga nasa gobyerno, kundi maging ang mamamayan. Kaya mahihirapan na ang mga mamamayan na makapasok sa mga bansa na yan na nakikiisa sa Amerika, mga kaibigan. Hindi ba? Magkakahirapan na. May kakayahan ba tayong itaguyod ang pansarili natin? Makatatayo ba tayo sa pamamagitan ng sarili natin? Lalo tayo ay sakmal ng China sa palagay ninyo? Oh, siyempre ang China, wala nang makalalaban diyan, hindi ba? Hindi ka na pwedeng kumontra. Katulad ng
polisiyang pinatutupad nila sa China na diktadorya, mga kaibigan, at walang kalayaan ang mga tao na walang likas na kalayaan ang tao na lahat na lang ay nakasalalay sa idinidikta ng gobyerno. Ganon din ang ipapatupad na patakaran dito. Bakit mo papayagan yon? Mga nganib, pati ang siguridad natin. Hindi naman natin kalaban yung mga bansa na eh. Sila na nga nagsabi. Diba? Hindi naman kalaban. Ba't mo ginagawa ng away? Dahil dyan sa pagpabor nila sa China, sapagkat ang pagsakop ng China sa atin, isang purpose eh. Sirain yung lakas eh. Diba? Ang pakikipag-ugnayan natin eh. Para magmukha silang gusto nilang palitan ang mga superpower, katulad ng Amerika. Dumepende. Ba't naman didepende sa'yo? Ano ba kailangan sa'yo ng maraming bansa? Wala na tayong kailangan dyan eh. Sila nga may kailangan sa atin, kaya ninanakawan tayo ng ating mga natural resources. Dahil wala na silang maipalamon, wala na silang mapagkunan kung hindi dito sa atin. At ang masakit, kinukuha na sa atin, pinabebenta pa sa atin, at ang ahente, itong gobyerno, ultimo ahente ng galunggong, yan si Piñol, tumatakbo sa tikit ni Senador Lacson, yan ang nagsimula ng importation ng galunggong eh. Sipin mo isda natin, kaya pag inuwi mo rito yung isda, binenta rito, yung mga nakakabili, nangangate dila eh. Bakit? Dinala na sa China yung frozen. Mga kaibigan, inimbak na ng matagal doon, kaya pag niluto mo, makati na sa dila, di ba? Ngayon, yan o ang dahilan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ang mga madre din po ay nagpahayag na ng kanilang suporta openly. Kahit sinasabi ng simbahan na hindi sila mag-i-endorso, pero ang kanilang mga bahala, ang mga tao, kung gusto nilang gawing kung mag-endorso sila o hindi. Ang Religious Formation Missionary Benedictine Sisters of Saint Scholastica's Priory ay inendorso rin si Vice President Robredo at Kiko Pangilinan. At meron pa eh. Sino pa ba yung hindi ko matandaan ngayon na meron pang nag-endorso kay Bay. Ang dami na nito eh. Hindi natin maisa-isa eh, mga kaibigan eh. Tambak ha ang suporta nitong mga taong naghahangad na mapabuti ang ating bansa laban sa ilan na wala silang iniisip, hindi nila naiintindihan ha. Kung hindi man walang iniisip ay hindi naiintindihan ang kanilang ginagawa, mga kaibigan. Dito lamang tayo ha pupwedeng umasa ito mga nasa media na igagalang ang kalayaan sa pamamahayag at ang mamamayan ay malayang makapagpapahayag ng kanilang saloobin. Sa ilalim lang yan ng Robredo Kiko administration. Track record na, makikita ninyo. Hindi ba? Kung gano'n nagtimpi si Vice President Robredo laban sa mga paninira sa kanya. Hindi ba? Hindi sa media, kundi sa troll. Di lalo nang iginagalang niya ang iba kahit na malina ang ginagawa. Pero paminsan-minsan ay hindi pwedeng hindi kakikibo, hindi ba? Kasi sobra na eh. Kung kami nga dumadanas kami ng mga demanda, di ba? Lalo na sa pagsusulat, mga kaibigan.
nakataya kami, mga kaibigan, hindi mo ba? Eh, kailangan tumaya tayo alang-alang sa kinabukasan ng bansang ito. Ang itong si Davide, ilang taon na siya? Mahigit ng 80. At tayo ay tulad din doon kay Roberto Romulo na pumanaw na, bago siya pumanaw, meron siyang death wish eh. Ha? Iyan din ang kanyang endorsement na si Robredo ang dapat na maging susunod na na presidente ng Pilipinas. Sapagkat ito ang makabubuti. Itong mga nagsasalitang ito, puro pinanday na ng karanasan sa gobyerno, katulad ni Davide. Lahat na ng posisyon na hawakan niya sa executive, legislative, at judiciary, mga kaibigan. Lahat na sangay ng pamahalaan. Kasama siya sa lumikha ng iba't ibang konstitusyon. Ha? Kasama na itong kasalukuyang konstitusyon. Ibig sabihin ni marami ng karanasan, marami ng pinagdaanan. Kaya sinasabi niyang, nalalaman ko kung paano ang tama at mali sa gobyerno. Pumili tayo ng yung sumusunod sa batas, mga kaibigan. Hindi yung batas ang pinasusunod sa kanilang gusto. Kailangan yung pipiliin natin yung marunong sumunod sa batas. Paano mong pipiliin yung hindi nagbabayad ng buwis? Mga kaibigan. Senator Sonny Trillanes, kilala natin bilang matapang at walang takot na lumalaban sa mga pagmamalabis sa gobyerno. Mapapresidente o mga kilalang pangalan sa politika, tumindig siya para panagutin ang tiwali, kahit pa siya ay makulong. Kaya naman nung naupo siyang senador noong 2007, ang isinabatas niya mga panukalang magre-reforma sa pamahalaan at tutulong sa ating mga kababayan. Noong 2019, bago matapos ang termino niya, pinarangalan siya ng Senado bilang most productive senator dahil siya ang may pinakamaraming naisabatas na national bills bilang principal author at principal sponsor. Maliban pa ito sa mga natulungan niya sa mga programa niya tulad ng medical assistance and scholarship programs. Ngayon tumatakbo siya para makabalik sa Senado. Tiwala akong ipagpapatuloy niya ang nasimulan niyang mga advokasya. Ang anti-corruption campaign, economic recovery and poverty alleviation, at peace and order. Kailangan natin ng kakampi sa Senado na di lang tutulong sa pagsulong ng mga programa natin, nang magbabantay sa mga susubok na magmalabis sa kapangyarihan, nang sisigurong mananagot ang umaabuso at nagsadlak sa atin sa mga problemang hinaharap natin ngayon. Ang bantay ng ating bayan, Senator Sonny Trillanes. Ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumakit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, nagmamahal sa'yo.
ako'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit ng iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapi, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na